And bago natin videoan yung mga ipon, mga kalapat, is tutok muna tayo dito. Madaming nagtatanong since bago yung epipitch natin, hindi nila maharap. So turuan ko kayo, mga kalapat, it's ganito, ganito lang. Type nyo lang. Si Chris Vlogs. Ayun mga kalapat, it's yung may 2.0. Ayan. Ayan, kung hindi nyo naman mahanap sa search bar, kumpletuhin nyo lang yung type to. Tapos tignan nyo sa dito, dito kayo mag-focus sa pages. Ayan, lalabas na yan mga kalapatids. Ayan yung bago nating every page. Meron tayong bagong rings. Ayan. Ayan. Ayan yung bago nating every page. Diyan kayo mag-message. Ayan. Ayan, mag-type lang kayo. Mag-inquire kayo dyan. Diyan yung contact mga kalapatids. Siguraduhin lang na merong 2.0. Tapos yung latest post ko mga kalapatids ay yung mga Taiwan na video natin. Ayan. So tara, start na natin. Start na natin ang pagbibideo. Unahin muna natin itong mga may batik-batik. Cock and hen mga kalapatid, sa mga naghahanap ng pares, pwede ito. Sa mga mahilig sa batik-batik. Ayan, cock yun. Balihin naman ito. Start na natin. Unahin muna natin itong cock. Ito siya. Medium to big size. Ito siya mga kalapat, ito. Medium to big. Ayan. Yung mata niya wala. Ano kasi mga kalapat, ito. Yung mga ambon. Hindi natin may sinag sa sikat ng araw. Yung mata niya, maganda ang mata niya. Maganda ang mata mga kalapat, ito. Yan. Ayan. Dito sa kabila, dito medyo ano, maskita yung kulay ng mata niya. Ayan, oh. Ayan yung kulay ng mata niya. So, batik-batik siya. Ayan, oh. Ang wing stamp. Ito siya. Ayan, hanggang dulo. Ayan. Tapos sa ilalim. Ayan. Tapos dito sa kabila, malalakas na yung mga ipon. Wala naman silang makasakit. Inobserbahan ko na sila mga kalapat. Bagong nating lang tong mga to, hindi ko pa napapalikuan. Bali, papalikuan natin mamaya. Ayan. Tapos sa pinakaloob, meron ding isa. So ang singsing mga kalapat, it's ay GPS. Ayan o. GPS. Meron siyang ayan, nakasulat Jusheng mga kalapatids. Ayan, kita nyo ba? Jusheng. Ayan. Ayan yung paikot niya. Ayan. Hindi na natin bubuksan. Kulay blue ang singsing. Ayan siya mga kalapatids. Ito yung unang Taiwan natin. Cock. Medium to big. Ang katawan nila mga nasa 75 siguro. Hindi pa gaano kalaki yan pero magagana naman kumain. Magagana lang sila kumain within 2 to 3 days. Sa experience ko mga kalapat, it's 100% na itong mga ipon na yan. Oh. Sobrang daming kinain. Ayan, oh. Yung kinain niya. So yan yung unang ipon natin. Cock, medium to big. Yan. Yan. Next natin. Slate ba ito mga kalapatids? Ito ba yung ano? Slate? Ah hindi pala slate ito. Tawag dito, basta tingnan nyo na lang mga kalapatids. Ayan. Ito naman, small to medium. Small to medium na bilugin siguro ang katawan nito kasi maiksi lang eh. Maiksi lang yung katawan niya. Ayan o. Ayan yung ipo. Ang mata. Halos ganun din. Ayan o, medyo may pagkapula siya. Halos ganun din sa kak, natuka pa yung mata niya. O. Tapos dito sa kabila, medyo may pagkapula din siya. Ayan. Ito yung kulay niya. Ayan, ganda mga kalapatids.
Tapos ang wing stamp, ayan. Ayan mga kalabatis. Ayan ang wing stamp niya. Ayan. Tapos sa loob, ayan. Sa kabila naman, ito siya. Sa loob. Ito. Tapos ang singseng, ganun din. May sticker din siya mga kalapatids. Jusheng. Ayan. Tama ba? Jusheng. Pare-parehas yung mga ano nila. Sticker. Ayan o. Ayan. Tapos may parang may glitters. Baka bensing to mga kalapatids. Ayan. Ganito yung sensor ng mga bensing. Small to medium, pare-parehas ng katawan. Di pa gaano recovered mga kalapatids kaya lang. Pero ano, malalakas kumain. Ayan. So inuulit ko within 2 to 3 days. Hindi ko naman ibabiyahe na ganito yung mga ibon. Make sure natin na maganda na ang katawan bago natin ibiyahe. Ayan o. Malakas kumain. Kasi at our own risk din kasi mga kalapatids kapag pinabiyahe kong ganyan since may full refund na ano tayo. Kaya hindi natin ipabiyahe na ganyan yung sitwasyon ng ibon. Next naman natin, blue bar. Ito naman dilaw. Ayan ang. Ayan yung mata niya, dilaw. Ayan. Tapos ang wing stamp. Ito siya. Ayan. Mag-focus ng... Ayan. Ayan. Daming tatak mga kalabotis. Sa loob. Tapos dito sa kabila. Ayan. Singseng, GPS ulit mga kalapatids, ayun, pare-parehas. Ganun din yung sticker, ayun. Tapos ang katawan ng ibon, ganun, pare-parehas din. Hindi pa gaano recovered, pero malalakas sila kumain, guys, ayun. Wala naman silang makasakit. Within 2 to 3 days, good na to. Ang body config, small to medium. Ayan. So, ang pang-apat na ibon natin, pang-apat natin. Ayan. Hindi pa natin magenderan mga kalapatids eh. Yun lang yung ano, ito lang yung dalawa. Itong dalawa lang to ang siguradong ano. Kak. Ayan, malalaki ilong eh. Ito maliliit. Ito din maliit. Ito yung mata niya. Kulay dilaw ulit. Ayan. Dilaw. Parang hen, maliit ang ilong, mahaba to ka. Ayan. Body config, medium to big. Ayan, malakas kumain, wala naman silang masakit. Ang wing stamp. Ayan. Ayan, ang wing dulo din. Sa kabila. Ayan. Sa ilalim. Wala. Pare-parehas ang tatak. Ayan. Bensing lahat tong apat. Ayan, ito medium to big to. Ang sing-sing, ganun pa rin. Ayan, GPS mga kalapatids. Ayan. 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 Ayan, nakaka-apat na tayo. Ayan, nakaka-apat na tayo. So ang panglima natin, ito lang yung ano, naiiba. Ito lang yung naiiba. Ganun pa rin, pare-pareha sila ng katawan pero maganda lahat kumain. Ayan yung mata. Ayan. Dilaw.
katawan, small to medium, ang wing stamp. Ah, hindi. Naulit na to. Ito yung panglast natin pala. Ito yung may iba, pencil. Ito naman ay medium to big. May kalakihan mga kalabatid sa yun, yung mata niya. Ito kakto kasi malaki ilong eh. Ayun, matapang ang tsura niya. Yan, pencil. Ang gulay. Ayun. Medium to big, pare-parehas ng katawan. Pero lahat maganda naman kumain. Ang wing stamp. Ito ay nagre-reflect sa blue light. Kikita nyo yung pagkakaiba mga kalabatid sa yun. Kapag ganyan, kapag naiilawan na yun, nagre-reflect sa blue light. Kita nyo ba ang pagkakaiba eh? Parang madali siyang mabura. Ayan. Ayan yung nasa dulo. Ayan. Ayan yung tatak niya. Tapos sa ilalim, ayan, kabila. Kulay green. Tapos ang singsing ay NHRP 2024. Ayan. So nakakalima na tayo. Ayan. Ito yung pang-anim natin. Ito medyo ano, maganda na ang katawan. Ito naman ay pwedeng paamuhin. Ayan, no, since napaka-territorial. Ayan mga kalapatid. So napaka-territorial ng ibon na to, kagaya ng fencing natin na napaamo natin. Ayan, ito pwede din itong paamuhin. Ayan, oh. So tignan natin. Uy! Lalabas pa. Ito yung unang vlog natin. Yung pinakaunang nakuha natin na GPS. Ito medyo maganda ng katawan. Tapos kakaiba ang ano nito, ang pakpak. Ito siya, medium to big. Medium to big na ibon. Dirty na blue bar. Tingnan niya yung bagwis niya mga kalapatid. So, ang haba. Tapos patulis. Ang haba ang ano niya, ang bagwis niya. Ayan o. Wing stamp niya. Tapos sa kabila, ito naman. Yan ang para-parehas ang tatak. Singsing niya, ganun din. Kaya lang napuklat yung ano, sticker niya. Ayan o. Yun kasi hindi pa nabubuksan. Hindi binuksan na naman ang nakaukulay. Dito lang kasi naman ito mga kalabatid. Kasi nakakalabati din yung ano, nakaukulay. Ayan may ano pa 25-26 ayan TWN. Nagpasa kasi yung camera natin ng mga ambon eh. 25-26 TWN. Tapos ito yung GPS niya. Tapos may QR code. Balik na natin. Ang katawan nito medium to big din. May kalakihan tong ibon na to. Ayan. Ang katawan nito, ayan may laman na to. Ayan o. May laman na siya. Ayan. So ito yung panglast na ibon natin. Sa mga gustong mag-avail mga kalapatid, mag-chat lang kayo. Balitin naruhan ko na kayo kanina. Doon kayo mag-chat. Doon tayo mag-uusap mga kalapatid. Yan na yung bagong FB page natin. So hanggang dito na lang muna at mag-aabang pa tayo. Bye!